Тили, тили, вом, закрой глаз поскорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman po si Mary para magbahagi muli ng aking mga kakaibang karanasan tungkol sa mga ligaw na kaluluwa at iba pang mga nilalang sa iba't ibang napagtrabahuhan ko. Madalas, kahit nung nag-aaral pa lamang ako, early bird na talaga ako, lalo na't alam naman nating lahat na maraming traffic sa iba't ibang parte ng Maynila. Gusto ko rin sinisimula ng aking araw ng relax at mentally prepared. Tulad na lang din na sinasabi palagi ng aking Lolo Ambo nung nabubuhay pa ito, ayon kay Benjamin Franklin, "Early to bed and early to rise makes a man wealthy, healthy and wise." Dahil nga maaga akong pumapasok sa trabaho, ako yung palaging nauuna at madalas naghihintay ako sa aking mga co-workers. Tulad na lang noong dati ako nagkatrabaho sa isang fast food sa Taguig bilang isang assistant store manager. Kapag opening shift ako, ako lang yung mag-isa sa store ng halos isang oras. Ginagamit ko naman yung pagkakataong iyon upang mag-organize o magtanggal ng mga alikabok sa loob ng office ng mga managers. O kaya naman mag-check sa loob ng store upang siguraduhin maayos ang lahat at walang mga daga o ipis, kasi otherwise, kinakailangan namin mag-request ng extermination para makaiwas sa mga posibleng problema dahil pagkain ng aming produkto. Dahil ako nga lang mag-isa sa buong store ng ganung oras, talaga namang napakatahimik ng paligid, kaya madalas nagpapatugtog na lang ako ng radyo. Isang umaga, ako pa lang yung mag-isa sa store na biglang narinig ko na may nagbukas ng pinto at pumasok sa banyo. Siyempre, nagtaka naman ako kasi pag-check ko sa employee's entrance, ay nakalak pa rin naman ito. Sinisigurado ko kasing inilalak ko yung pinto kapag nasa loob na ako for security reasons. Kasi baka habang mag-isa ako sa store, ay bigla akong pasukin ng kung sino. Lalo na yung stalker ko na naikwento ko na rin dito dati. Bagamat nagtataka, pumunta ako sa labas ng banyo at nakinig sa may pinto. Meron akong narinig ng mga ingay mula sa loob. Meron nag-flush at nagbukas ng faucet sa sink. Pero nung pinato ko na yung pinto, biglang tumahimik. Ilang beses pa akong kumatok at nagtanong kung sino yung nasa loob. Sa katagalan, sinubukan kong pihitin yung doorknob. At nakalak ito. Nagulat na lang ako na may biglang kumatok sa glass door ng employee entrance. At paglingon ko, nandun si Carl na isa sa mga crew members kaya pinapasok ko na siya. Si Carl ay masayahin at makulit. Isa ito sa mga kinagigiliwang ko na crew dahil napakamasipag, mabait at magalang din siya. Nung binuksan ko na yung nakalak na pintuan, nakangiting pumasok si Carl, pero nawala yung ngiti niya na makita niya yung ekspresyo ng mukha ko. Nagtanong siya kung napano daw ba ako. Kinuwento ko naman sa kanya yung mga nangyari at sabay kaming pumunta sa banyo at kinatok ito ni Carl. At nung wala siyang ingay na narinig, pinihit niya yung doorknob at bumukas naman yung pinto. Pinagtapat sa akin ni Carl na minsan daw may mga customers na nagareklamo kasi matagal sila naghihintay sa pila, pero wala pa rin lumalabas ang babaeng pumasok doon sa banyo. Kapag sinusubukan ng dining crew na katukin o buksan naman yung pinto, nakalak ito. Hanggang ilang beses lang pagsubok nila ulit ay bubukas na nga yung pinto at makikita nilang wala naman palang tao sa loob. Minsan na sobrang busy namin, kinailangan kong tulungan yung mga cashier sa pagkuha ng mga orders dahil mahaba na yung pila. Nung napadaan ako sa may banyo, meron akong nakasilubong na babae na nagmamadaling pumasok dito. Dahil nga busy,
eh hindi ko na ito masyadong binigyan pa ng pansin. Pero nung matapos na yung rush hour at pabalik na ako sa office room, nakita ko na may apat na taong nakapila at naghihintay sa may harap ng banyo. Hanggang sa nilapitan ako ng isang ginang na nakapwesto sa unahan ng pila at tinanong kung matagal na ba talaga silang naghihintay. Hunot nung sumagot yung nasabing ginang na, "Hi! Kanina pa! Ingihingi na nga itong anak ko!" Sumabat na rin nagreklamo ang iba pang mga nakapila. Para maibsan yung inis nila, nagdesisyon akong katukin at pakiusapan yung nasa loob kung pwedeng bilisan nila dahil maraming nais gumamit ng banyo. Nung ginawa ko yun, bigla namang may nag-unlock ng pintuan mula sa loob. Naghintay ako ng ilang minuto pero wala naman lumabas. Kinatuko ulit at pinakinggan. Tahimik sa loob, kaya dahan-dahang kong binuksan yung pinto at akmang hihingi sana ng paumanhin. Sa pagbukas ko ng pintuan na yun, pero pagtingin ko sa loob, wala namang tao. Nagulat yung mga nakapila kasi sigurado daw silang may babaeng pumasok sa loob. Noong pinadescribe ko pa nga sa kanila yung itsura ng babae, ang sabi nila, mahaba yung itim at kulot na buhok nito at ito'y nakalugay ay natatakban yung kanyang mukha. Nakasuot yung babae ng puting blusa at itim na palda na lagpas tuhod. Ito mismo yung babae na kasulubong ko kanina. Makailang beses pang naulit yung ganitong tagpo. Kaya kapag may pila sa labas ng banyo at walang sumasagot sa katok namin ng mga kuruko, patuloy lang kami sa pagkatok dahil pagkalipas ng ilang minuto, usually, husang nag-a-unlock yung banyo at kapag binuksan naman, wala naman tao sa loob. Isang insidente pang hindi ko malilimutan ay nang isang araw habang nasa loob ako ng stockroom mag-isa at nag-check ng aming inventory, bigla may tumawag sa aking pangalan mula sa aking likuran kung saan naraw ng pintuan. Boses ng babae at tinawag ako in a sing-song voice. Parang ganito. Miss Mary! Miss Mary! Pero paglingon ko naman, wala naman akong nakita. Pero tuwing tinutuloy ko yung ginagawa ko, damang-dama ko na meron talaga akong kasama sa loob. Hindi ko na lang ito pinapansin kahit pa nararamdaman ko yung kakaibang lamig at kilabot. Isa pa, tuwing nagagawin yung tingin ko sa shelves para magbilang ng mga items, nakikita ko sa peripheral vision ko na meron ngang babaeng nakaputi na nakasuot ng bestida. Tinatapos ko na lang yung mga ginagawa ko at kagad akong lumalabas ng stockroom. Madalas kong marinig yung nasabing boses ng babae na tinatawag ang pangalan ko ng pakanta habang naglalakad ako sa loob ng store. Nagugulat tuloy yung mga crew na babae na nasa malapit kapag biglang nandun ako at nagtatanong ako sa kanila kung bakit nila ako tinatawag. Dinadaan ko na lang sa biro na chinecheck ko lang kung meron silang kailangan. Hanggang dito na lang po muna. Bukas, ipagpapatuloy ko po yung aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang inyong lingkod, Mary. Just Call Me Ayen. Nais ko lang i-share yung mga naging experience ko sa Quezon City. Nalam naman ng lahat na isang mataong syudad. Pero sino yung mag-aakala na kahit pala sobrang urban na ng area na yun, meron pa rin pala mga kababalaghan na mangyayari. Konti pa lang noon yung tao dito sa aming compound kung saan kami nakatira. Mula nung 9 years old ako, dito na kami tumira. Nakatsyempo kami na puro puno, halaman, at mga maliliit na bahay pa lamang yung makikita doon. Usap-usapan sa amin yung tungkol sa mga aswang, manananggal, tik-tik, multo, at maligno. Matatakotin ako, inaamin ko, kaya naman alas 6 pa lamang ng gabi, umuwi na ako sa aming bahay
at hindi na ako lumalabas pa. Isang gabi, ako at si Mama lang yung naiwan sa bahay. Pumasok kasi sila ate at kuya sa school. Wala na nga po pala akong tatay mula pa nung bata ako. High school na sila ate at kuya. Doon sila sa Cubao nag-aaral. Hindi ko alam kung bakit wala pa sila sa bahay. Baka may tinapos pa sa school. Yung mama ko, dahil isang single mom, kailangan kumayod talaga para sa aming tatlo. Madalas, umahangos na siya galing trabaho kasi magluluto pa siya ng kakainin namin tapos maglalaba pa siya. Nung gabi na yun, wala pang ulam kaya sabi ni mama, sasaglit lang siya sa palengke para bumili ng maluluto. Sarandali lang daw siya at ako daw muna sa bahay. Nagbili na siya sa akin na maligo na daw ako para pagkatapos kumain, matutulog na kaagad. Nung nakalis na si mama, ako na lang mag-isa na naiwan sa bahay. Pumasok na nga ako sa banyo para magsimulang maligo. Nang parang may sumisitsit at bumubulong sa akin mula sa loob ng banyo. Napatingin ako sa may bintana ng CR at wala naman akong nakitang taong nakasilip. Yung likod ng bahay kasi namin, parang gubat na. Kumbaga, isang bakanting lote. Bigla akong kinabahan. Dinig na dinig kasi ng aking mga tenga yung pagsitsit at bulong. Parang hihimatay na ako sa sobrang takot ko. Kaya binilisan ko na yung pagliko upang makalabas na ako ng banyo. Maya't maya akong narinig yung sitsit at bulong. Kaya para mabuwasan ang aking takot, kumanta na lang ako at inisip ko sa sarili ko na guni-guni ko lang yun. Baka sa ingay lang ng gripo yung tumutunog. Pero alam ko sa sarili ko na hindi sa gripo yung tumutunog na yun. Dahil saradong sarado at sa taas banda yung tunog. Nung matapos na akong maligo, sakto naman pagdating ni mama. Kaya't habang nandiyan na siya, sinamantala ko na yung oras at dali-dali akong pumunta sa kwarto at nagmamadaling nagbihis. Habang nagbibihis ako sa loob ng kwarto ko, bigla na naman akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit, pero kinakabahan talaga ako noon. Gusto kong lumingon sa likuran ko dahil may space na isang dangkal sa gitna ng aming bubong at pader. Kaya kita namin yung nasa likod ng bahay na magubad at masukal. Habang nagbibihis, bigla ko naman narinig yung sumisitsit. Pati yung bulong na parang umaangil. Ngunit sa ngayon, mas lalo pa itong bumilis at lumakas ng kaunti. Di ko na talaga mapigilan na kabahan at halos di na ako makahinga. Hindi na ako makalakad palabas dahil nga ayoko na lumingon patalikod para lumabas ng kwarto. Habang patuloy na may sumisitsit at bumubulong ng paangil, may dumadagdag pang mga kaluskos. Doon ko na nakasiguro na sa likod nga ng bahay namin nagagaling yung lahat ng tunog. Narinig ko may kumakaluskos na parang isang tao na umaapak sa mga natuyong mga dahon. Parang lumalagutok din yung yero ng babong namin. Hindi ko na alam yung gagawin ko, pero nilakasan kong aking loob. Inisip kong baka magnanakaw yun na gusto kaming pasukin. Nagkaroon ako ng lakas na loob na lumingon sa space sa gitna ng kisame at pader namin. Pero muntik nang tumalon yung kaluluwa ko mula sa aking katawan nung ginawa ko yun. Nakakita ako ng dalawang maitim at mabalihibong kamay na nakalusot sa space dun sa kisame. Tumindig lahat ng balahibo ko. Hindi ako makasigaw at makapagsalita sa sobrang pagkatakot. Sobrang itim na mga kamay, pati yung braso niya. Punong-puno ito ng mga balahibo. Pinipilit niya makaakyat at nang makita ko na yung itsura niya ng mas maigi, mas lalo akong kinilabutan. Sobrang itim ng kanyang mukha at pulang-pula yung kanyang mga mata na nilisik ang mga ito. Hindi ako makakura po makasigaw. Parang nawala ako sa sarili ko that time. Habang nakatulala ako sa nilalang na yun, bigla naman akong tinawag ni mama. Saka ako napakurap at napatakbo ko sa mama ko.
Sa tingin ko, si Lord yung nagpatawag sa akin kay Mama at siya yung nagpagalaw sa akin dahil nangangailangan na talaga ako ng tulong kahit hindi na ako nakapagdasal sa sobrang kaba. Pagtakbo ko kay Mama, nagulat siya dahil putlang-putla daw ako. Nataranta si Mama at pinainom ako ng tubig. Nang mahimasmasan ako, saka ako tinanong ni Mama kung bakit daw ako namumutla. Pero di ako nakasagot. Napaiyak na lang ako at napaihi ako sa shorts ko. Nung medyo nahimaspasan ako at nakapaglinis na ako ng aking sarili, saka ko sa kanya sinabing lahat ng nangyari. Kita ko sa mukha ng Mama ko na kinabahan at natakot din siya sa mga sinabi ko. Agad siyang kumuha ng kutsilyo na ginamit siyang panghiwa ng karni. Pumunta kami sa kwarto kung saan naroon yung nilalang. Ngunit pagdating namin dun, wala na siya. Pero baka sa sahig yung mga kaskas na mga kalawang sa yerong bubong namin na hinawakan niya para umakyat. Niyakap ako ni Mama at lumabas kami para pumunta sa tito ko. Kasi dun may kasama kaming malakas sa bahay. Kinabukasan, nagpatawag si Mama ng isang albularyo at sinabing ang nakita ko nga daw ay isang maligno. Ngunit wala naman daw itong balak na saktan ako. Naghahanap lamang daw ito ng bagong tirahan. Nalaman namin yung likod pala ng bahay namin ay pagtatayo na kasi ng school. Mga isang kantong layo mula sa likod ng bahay namin. Nag-alay kami ng mga pruta sa likod ng bahay namin na masukal at nagtiri kami ng kandila. Salamat at hindi naman na ito na ulit. Tips ko po sa mga nakikinig kapag nakaranas kayo ng ganito. Una sa lahat, mag-focus at manalangin ng taimtim sa Diyos na lubikha ng mundo. Pangalawa, kumalma, huwag kayong mataranta at kabahan. Pangatlo, saka kayo magsalita na kung anong nakita nyo at nangyari. Maliwala po kayo o hindi, alam ko po sa aking sarili na totoong pangyayari ito. Yan lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Umaasa ako na mapupost ito dahil gusto kong malaman ko ang inyong mga opinyon ukol sa story. Ang kwento ko ay base sa karanasan ng aking mama. Way back 2018, summer noon, at ako'y mag-high school pa lamang nung lumipat kami ng bahay. Masaya ako kasi kumpara sa dati naming bahay, mas malaki na itong lilipatan namin. Nag-rent lang kasi kami dati ng bahay dahil yung pinapagawang bahay ng papa ko hindi pa tapos. Pero sa wakas, natapos na rin yung bahay at nagbunga na yung pagsasyaga ng papa ko sa ibang bansa. Malawak yung bakuran ng bagong bahay namin. Pero maraming mga itik na nakatambay doon na pagmamayari ng aming kapitbahay. Nakiusap na lang yung mama ko na sana huwag na papuntahin yung mga itik na yun kasi nagkakarat ito sa bakura namin. Dahil nga titira na nga kami doon, hindi na yun okay. Lumipas ang mga unang araw. Okay naman at normal ang lahat. Pero habang dumadaan ang mga buwan, nagsimula na akong magtaka sa mga kinikilos ni Mama. Dito nagsimula. Linggo, pauwi kami galing simbahan. May sinabi sa amin ng mga kapatid ko si Mama. Kasama ko yung dalawang kapatid kong lalaki nung sinabihan kami ni Mama nito. Mga anak, hindi uuwi ang mama niyo sa bahay kung wala kayo. Sabi ni Mama sa amin. Nagtaka ako. Hindi ko maintindihan yung ibig niya sabihin, kaya nilinaw ko. Po? Bakit po? Tanong ko. Kasi baka magalit yung papa ninyo kapag umuwi ako na hindi ko kayo kasama. Sagot ni Mama. Nung panahon na yun, active sa church yung mama namin, kaya madalas siyang pumupunta ng simbahan. Ang pinagtataka ko lang, sanay naman siyang mag-isa sa bahay tuwing nasa school kami ng mga kapatid ko.
o di kaya may pinuntahan kami ng aking mga kaibigan. Pero ano pa nga ba magagawa namin? Nagdududa man, nakibit-balikat na lang ako. Hanggang natapos na yung summer at first day of school na. Natapos yung buong araw at gabi na. Nagkukwentuhan lang kami ng mga kapatid ko tungkol sa first day namin sa bagong school habang yung mama naman namin ay naghahanda ng hapunan. Noong time na yun, nagpapatugtog si mama ng music sa DVD player namin ng mga gospel songs. Makalipas ang ilang minuto, nagtaka kami kasi biglang nilakasan ni mama yung volume ng DVD player. Naggulat kami kasi sobrang lakas kasi nakakabingi na. Feeling ko, narinig kahit sa kabilang bahay yung tunog. Nilapitan ko si mama at sinabi kong baka pwedeng hinaan na konti. Pero pinagalitan pa niya ako at sinabihan wag daw akong makialam. Kaya yun, wala akong magawa. Sa mga sumunod na araw, mas nagiging weird yung mga pangyayari. One night, patulog na ako. Nakita kong pinuwesto ni mama yung tatlong Bible namin sa may salamin dun sa may kwarto, sa front at back door. Nakabukas yung mga Bible. Nagtanong ako kay mama kung bakit niya ginagawa yun, pero hindi niya ako sinagot. Lumipas pang ilang araw, talagang kakaiba ng kinikilos ni mama, na feeling ko parang medyo nasisiraan na siya. Pero ang kinasyak ko ay yung isang araw, inutusan na kami ni mama namin na mag-impake kasi aalis na daw kami sa bahay na yun. Hindi ako makapaniwala kasi almost 4 months pa lang kami sa bahay na yun. Ayaw naman sagutin ni mama yung mga tanong namin ng mga kapatid ko kung bakit kami aalis. Basta daw sumunod na lang daw kami. Doon muna daw kami mananatili sa bahay ng grandparents ko. Nung nandun na kami, saka ko lang nalaman yung dahilan sa mga kakaibang kinikilos ni mama. Siniwalat sa amin na active pala yung third eye ni mama. Nakakagulat talaga kasi ever since ay never naman nagsabi si mama na nakakakita siya o nagkwento man lang tungkol sa paranormal. At ito pa, doon daw sa bahay namin, may duwende. Nagsimula na magparamdam yung duwende kay mama noong time na sinabihan niya kaming hindi siya uuwi sa bahay kapag wala kami. Noong time na pinalakas ni mama yung volume ng kanta, ay narinig pala niya yung duwende na tinatawag yung pangalan niya. Kada gabi, tuwing natutulog si mama, may nararamdaman siyang malamig na kamay na nakahawak sa kanyang paanan at pilit siya nitong hinihila. Pero hindi daw niya ito pinapansin na pinagpapasalamat ni Lola dahil kung pinansin niya ito, eh baka tuluyan siya nitong hilahin patungo sa lungga nila. Actually, ang mga ito ay hindi mismo sinabi sa amin. Narinig ko lang sila Lola na nag-uusap at doon ko pinagtagpi-tagpi yung mga detalye. Noong nagtanong na ako, sakalang inamin. Hindi naman daw natuloy yung panghila dahil sa mga Biblia na nakapaskil sa bahay. Wala naman ako nakitang malaking punso sa paligid ng bahay namin. Pero ayon kay mama, nakatira daw yun sa bakuran namin sa labas, kung saan maraming itik. Meron ngang korting bundok doon at may nakatingin na halaman na parang bilog na prutas na hindi makain pero maraming nahuhulog at nakakalat. Tuwing umaga, pinapauli sa amin yun ni mama at pinapatumpok sa gilid. Sa pag-aakalang ang mga itik yung may pakanan ng pagkalat. Pero yun na pala yung lungga ng duwende at siya yung may pakana kung bakit nagkakalat yun. Nung nakakuha na ulit kami ng bagong bahay, may sinindihan si mama at yung usok ay kinalat niya sa buong sulok ng bahay. Para pala yun din na kami masundan ng duwende. Habang naghihintay, may pinakita sa aming picture si mama. Sa una, akalain mong parang isinuka ng aso yung itsura, pero narealize ko na parang korting ulo pala ito na nakangiti at meron pangil. Nagpatawas pala itong si mama at nalaman niya na yung nananakot nga sa kanya ay isang duwende.
Masamang duwende diyuman uli yun. At pinapalis kami talaga ng duwending yun sa aming tinitirahan. Kapag hindi daw namin yung ginawa, hindi lang si mama yung tatakutin niya. Pati kami, tatakutin na rin. Hindi ko talaga inakala na may experience din ako na tunay na kababalagan sa aming pamilya. I hope na meron po kayo mabigay na opinion ukol sa experience ni mama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na dito po sa Pilipinas, at yung mga tagaibang dimensyon at tagaibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so ito naman po yung panibagong kwentong kababalagan na mula naman po ngayon kay Mary at yung iba po ay nagaling po sa Spookify Stories. So first of all, gusto ko po munang pasalamatan po si Mary sa kanyang pong pagpapadala po ng mga stories dito sa ating channel. Mabuhay ka, sana ay huwag kang magsawa na padala ng mga stories mo dito. Maraming salamat sa iyo, Mary. Then syempre salamat din sa Spookify Stories dahil sa pagpayag nila. Nabasahin ko nga po yung mga stories nila dito sa channel. So, thank you rin po sa kanila. Okay, so bago pong lahat, patingin ko lang po muna yung ating mga minamahal na members dito sa channel na sila Brian at Chensa, Lipsticks and Shadows, Burns A, Sweet Lady Centeno, tsaka Filipina Mom in Canada. Sana po ay huwag po kayo magsawang sumuporta po sa channel natin. God bless po. At gusto ko rin pong pasalamatan, of course, yung mga loyal listeners natin sa Dolls and Spooks na sila Tita Florencia de Guzman, Tita Ori Rex, ako si Asi Pascar, Aunt Beth Pulido, Tita Josephine Atilio, Tita Smart B, Mami Mercedes Gatuanco, Julius Cruz, Leonor Neville, April Grixty, Engineer Melvin Montes, Babs Malbas, Carmelita Pascua, Nut Isaac, Jennifer Shields, Jordan Aguinaldo, Carlo Doliente, Jun Kenji Bularin, Rans Francisco, Rinsky Hoyre, Lorraine Gavino, Ote Reyes, JML Charles Escobar, Lavender Love, Cutie Carol, Azalea Hunt, Elizabeth Meter, Bunhur Ludlum, Salamander Dragnil, Alvin Inyeres, Benji Inerba, Mandeling Kumike, Marita Suzuki, Mark Angelo Garcia, Pinky Feliciano, Kari Camilla, Jan Hector Cuner, Maria Iskanilian, Maria Fomoto, Shehan Panchito, Josephine Barrientos, Maria Georgievich, Fresh and Yummy Hotdog, Hermie Delphine, Pespeteros Rose, Maureen Fishman, Chanel Kelly, tsaka Zenny Gonzalez. So thank you po talaga sa inyo. Sana huwag kayong magsawang sumuporta rin po. Okay, so discuss na po natin yung mga stories na ating binasa. Yung first story, galing nga po ito dun kay Mary, tungkol po sa kanyang experience nung siya po yung assistant manager sa isang fast food. Now, hindi nga po sinabi kung ano pong fast food ito. I'm guessing na Jollibee, okay? So, hindi ko alam. So, dito pa rin nga medyo, siguro not so much na nagtataka kasi marami na rin akong kwento na basa. Pero for some reason, yung mga lugar na talagang isipin mo na wala dapat multo kasi yung matao, alam mo na yung parang tipong maraming mga maingay, ganun, diba? You would assume na kapag maingay yung lugar iiwasan yun ng multo kasi gusto nga nila supposedly ay mga matahimik na lugar. Pero ito nga, so meron nga nagpaparamdam na we don't know kung ano tong babaeng ito at hindi siya yung typical na white lady, ha? Okay, may pagka-modern siya, tsaka may parang black at tsaka white. Okay, so hindi natin alam kung half-half pa to kasi alam natin kapag medyo itim daw yung suot ng babae na nagmumulto, mas matindi daw to kaysa sa white lady, parang medyo malevolent na spirit. So parang hindi natin alam kung ano ba to, kung half man o half good, half bad ba to. Not to say na kapag white lady ay mabait talaga. I'm just saying na according lang sa mga narinig ko, yung mga black lady, ayan, ay usually sila yung mas malevolent yung talaga nananakit, may pagkasademonyo na daw, ganun. Ewan ko lang. Okay, so pero anyway, curious lang ako kung ano bang meron dito sa babaeng ito. Kasi itong si Mary, nasabi niya rin niya yata na hindi nga siya nakikipag-usap sa mga multo. So I'm assuming na hindi nga kinausap itong babaeng ito, yung girl nga na naka-black and white. Okay, natanong niya ano bang kailangan mo, bakit ka ba nandito? Mabuti na rin yun kasi nga sabi nga rin ng iba, mamaya mayroon silang hiningi sa'yo na masyadong mahirap, paano kung pinatay sila. So pinapahanap nila sa'yo yung kanilang, yung pumatay sa kanila. So ano ka, detective ka ba? Detective ka ba? Ikaw ba si Nancy Drew? Parang hanapin mo yung ano po, yung salarin. So medyo mahirap yun, okay? So unless kaya mo kung pulis ka or what, kung ano man. So
ayun, I would suggest na wag niyong gagawin yun kasi nga medyo mahirap. So, just leave it to the experts. Kung meron espiritista o kung ano man na kaya nila, edi sila na lang yung bahala doon. Kung ikaw naman hindi ka naman espiritista, hindi ka naman trained para dito, wag mo nang i-attempt kasi baka mapahama ka lang. Okay? So, doon naman sa second story, tungkol nga po ito dun sa kakaibang maligno, okay, na naghahanap ng bahay. Okay, so hindi ko naman alam kung bakit naman of all places naman dun sa bahay na may bahay siya pupunta. So I would assume na kung ikaw ay isang engkanto o maligno o kung elemento, hahanapin mo yung lugar na tipong, you know, bahay, yung puno, malaking puno siguro or what. Pero kaya siguro ganyan, kasi nga according nga dito sa kwento is magtatayo nga daw ng school. Kaya siguro maraming nagpaparamdam sa mga school, siguro kasi mga lugar na pinapapatuyuan nito is yung mga ilang na lugar, yung mga bakating, matagal ng bakating dote. So, bago may mga nagpatuyo sila doon ng gusali, eh, meron na talagang may mga nakatira doon. So, ito nga, mabuti na nga lang itong maligno is, siya na lang yung kusang umalis doon sa lugar na yon. Hindi siya yung tipo nagmatigas siya, okay, hindi ako aalis dito. Tapos, guguluhin ko lahat ng mga bata o kung sino man na nandito sa sanibang ko, ganyan. So, mabuti na nga lang at medyo mabait-bait pa pala ito. Although, nakakatakot yung itsura niya. Okay, so kung titingnan mo, parang siyang aswang. Okay, pero hindi naman pala siya mananakit. So, man lang. Parang misunderstood lang siya kasi dahil sa itsura niya. Pero actually, mabait naman pala siya. Tama pong sabihin na mabait. Kasi hindi naman sinabing mabait. Hindi siya sasaktan. Okay, pero not to say na mabait talaga pala. So, let me correct myself. Okay, so yun, tama nga yung ginawa niya, nagsabi siya kaagad sa nanay, hindi niya sinarili, ganyan, at saka yung nanay naman niya, mabuti naman, at hindi naman yung tipong, ay nako, girl, okay, anak, nag-ano ka lang, nag-guni-guni mo lang yan, nag-i-imagine ka lang, okay, hindi yung totoo, okay, tumigil ka, huwag kang magpatakot sa ganyan, okay, tapos yun, buti naman at niniwala, hamanap ng albularyo and all, hindi yung mga katulad ng mga, nag-i-imagine ka lang, hindi yung totoo. Dapat kapag ganyan, albularyo ka agad. O kaya pumunta na kayo agad sa pari or what. Hindi yung talang, ay ako, imagination mo lang yan. Anak, wag mong isipin. Wag mong pansinin. Wag mong ano, basta ganyan. Na para bang ewan. Okay, hindi mo alam kung ano bang, ano, para bang makukuha sa. Wag pag hindi mo pinansin, mawawala. Okay? Okay, mga ko, good luck na lang sa inyo. Kapag nasa piano kayo, at pag naganda malas-malas yung buhay ninyo, ganyan, edi saka kayo hahanap ng solusyon. Dapat una pa lang, ginawa nyo na ng paraan, diba? Okay, dito naman sa pangatlong kwento. So, ito na nga yun. So, ito yung mga tipo ng mga may third eye o active na third eye na siguro in denial sila or maring hindi naman sila totally in denial pero ayaw talaga nilang i-acknowledge. Kasi ako ha, kung ako yung nasa katayuan ng nanay, ewan ko, siguro ko ako, hindi ako yung tipo marang mananahimik na, okay, may third eye ako, then isisekreto ko lang, at ayoko kasing ano, no, embrace ko talaga yon. So, kung nyari, ano, may third eye ako talaga, mag-aaral ako ng, ano ko, paano ko ba, i-harness yon. Hindi ko yung parang, ipapaklose ko yung third eye ko, ayoko nito ganyan, no, okay, so, since binigay na sa akin to, di might as well, gamitin ko na siya, i-enhance ko na siya, like, pagkanta, okay, yung iba parang magaling na ka naman palang kumanta, maganda yung boses mo. Pero ayaw mo kasi nahihiya ako kasi ano, ayokong kumanta, ayoko, bagyo nga akong piliting kumanta. Oh my God, Diyos ko, naiinis tayo, kakainis yung ganun. Pag binigyan ka ng talent, ipagyamanin mo kasi yung iba nga walang talent eh. Okay, so wala silang ano, ayaman ko, wala silang ano, hindi magaling kumanta, hindi magaling sumayaw, hindi naman sila matalino, hindi rin naman sila, you know yung ganun. Kapag may mga binibigay sa yung ano, kung ano pa man yung talent mo, magaling ka mag-drawing, i-enhance mo yan. So pagyamanin mo. Parang meron di bang parable tungkol dyan na binigyan ka ng ano, yung hinalin tulad dyan sa isang master na bigay yung katulong niya ng, you know, yaman, ganyan, okay. So, anong ginawa mo dun sa yaman mo? Yung isa tinago niya lang, isa ininvest niya. So, nagalit si God doon sa tinago lang kasi kaya nga daw yung binigay yun sa iyo para palaguin mo at saka pagyamanin mo, hindi yung tipong itatago mo lang. So, anong silbi nun, yung tinago mo lang? Okay, so yun lang para sa akin dyan. At saka yun nga, so regarding naman dun, bakit naman sila kailangan umalis? Okay, dun sa bahay. Okay, so nanghihinga siya ng opinion. Kung ako hindi, bahay ko yun. Okay, so I don't care kung mas nauna ka dito. So either makisama ka sa amin, okay, hindi ka namin na ano, huwag mo rin kaming ano, huwag mo kami takot, magpakasamahan tayo. Or lumayas ka, hindi kami aalis. Ganun lang yung kasimple. So bibigyan ko ng ultimatum yung duwende. So either ikaw nga alis,
o makikisama ka sa amin. Dadalawa lang yun, hindi kami aalis. Okay, ikaw yung makisama sa amin. Wala kami pakailam. Okay? So, gagalingin ko yun. O di, kung ano, maghahanap ako ng albuyahe. Palayasin yung itong duwending ito. Okay, kung ayaw niyang makipagkasundo sa amin. So, ganyan. So, yun ang masasabi ko regarding doon sa kwentong yun. Hindi ako yung tipong magpapatalo dun sa duwende. So, makikipagmatigasan ako sa kanya. Okay? So, kayo ba? Ano pang opinion nyo regarding dyan? So, kayo ba yung tipong gagawa rin ng gano'n na? Kayo yung titiklop na, okay, umalis na tayo dito sa bahay na to. Or katulad ko kayo na palaban na parang, hindi! Either lumayas yung duwende na yun o makisama siya sa amin. Okay? Hindi kami aalis dito. Okay? So, ayun. So, anyway, kung hindi pa po kayo subscribe dito sa ating channel, subscribe na po kayo. Pakiclick yung notification bell para updated kayo sa lahat ng happenings dito sa ating channel. Then give me a thumbs up at pakishare naman ito sa inyong paboritong social media like Twitter, Tumblr, and Facebook. Okay lamang po muna sa ngayon, so thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.